Hello, good day. Ayan. So, welcome sa another training natin. It's all about Facebook advertisement, Facebook ads. Hello, good day. Ayan. So, welcome sa another training natin. It's all about Facebook advertisement, Facebook ads. Okay, so kung nagra-run ka ng ads and ito ipapakita ko sa ibang strategy na ipapakita ko, at least may idea ka lang kung paano magkaroon ng ibang implementation pag sa pagra-run ng Facebook ads, at least may idea ka lang para magawa mo ito. At least sa'yo din, kung hindi nag-work yung strategy mo, at least kung mapanood mong tutorial na to, gagana din sa'yo. So ang gagamitin natin is CBO. Ibig sabihin ng CBO campaign or CBO strategy is campaign budget optimization. So ang ibig sabihin lang nun is maglalagay ka ng budget dun sa campaign. So kung yung dati natin ginagawa is naglalagay tayo ng budget sa ad set. So ang tawag natin dun is ABO. Pero ngayon, another strategy na naman yung matututunan nyo. Okay? Ibig sabihin, bago kayo mag-run ng ads, at least naka-prepare na yung creatives nyo, naka-prepare na yung tinatawag nating ad text, ad copy, creative, and yung interest nyo. So it's either may mga interest na kayong gustong targetin. Okay? So ngayon, sisimulan natin sa pag-run ng Facebook ads kung paano ka makapag-set up ng tamang ads. Okay? It's either another strategy lang, okay? So, punta ka lang sa create, then sa green button na yan, then select natin yung objective mo, kung ano yung gusto mong ipagawa or gusto mong objective na gusto mong, yun nga, saan ba magkukan yung customer sa'yo or saan sila mag-inquire. So, ang gagamitin ko is ito, send message. Okay? So, send message, yan. So dito, pangalanan mo lang, cbo-message/, and so kung kailan mo siya ginawa, example, January 27, 2021, yan. So, yan. So make sure dito, makikita nyo dito yung campaign budget optimization. So, kailangan mong i-on yan. So, ang tawag natin dito, dito ka sa campaign magse-set ng budget. Kung yung dating nakikita yung tutorial sa akin, either ad set naman yon, ibig sabihin doon ka lang gagawa or doon ka lang pwede maglagay ng budget. Dito naman, dito tayo mismo sa mismong campaign natin. Okay? So mismong sa campaign ka maglalagay. So ang example, ang budget ko is 1,000 per day. So not totally naman na sisingilin ka agad ni Facebook. So yan lang yung initial budget mo, para at least marami kang makuhang inquire, mga tao na customer mag-inquire sa business mo. Okay? So, yan. So, pag nakapag-set ka na ng budget, so click mo lang yung next. Okay, nandito na tayo sa ad set level. So, kanina, ito yon, nasa campaign. And ngayon, nasa ad set level. So, dito sa ad set, so, papangalanan mo lang kung ano yung gusto mong targetin. So, ang example, tina-target ko is 18 to 44, kasi meron na akong listahan. So, ayan, 18 to 44 kung gusto ko targetin. So, all, kung men and women na siya, all lang siya. Okay? So, dito, yan. So, destination, merong click to message, so messenger, and then meron tayo tatawag na iBook. Ito yung page ko. It's either yan yung page na gagamitin mo to run your ads. Okay? So, example, nag-run ako is 12:45 ng madaling araw. Okay? It's either sa gabi kasi ako nag-run ng ads. Okay? So, ngayon, okay, dito tayo sa tatawag nating location. Okay? So, kailangan people living in this location yung piliin mo. And then, select mo lang yung Philippines. Yan. Select mo lang yung country ng Philippines. Okay? And then, dito, so, age mo, yung kanina sinabi ko is 18 to 44. So, ang gender mo is lahat. Okay, dito tayo sa detailed targeting. Okay? So, gaya nga na sinabi ko, kailangan naka-prepare na yung interest mo. Okay? At least hindi ka mangangapa kung ano yung gusto mong targetin. Okay? Meron ka lang specific na target na gustong targetin. So,
yun lang yung mga dapat mong yun lang yung mga dapat mong ilagay, yung mga gusto. Hindi tayo lahat nagbebenta. Kumbaga, hindi lahat ng produkto natin para sa lahat, para ganun. Kailangan meron ka lang specific target na customer na gusto mo lang targetin. May specific product ka lang na gusto mong pakitaan yung offer mo. Okay? So, ibig sabihin, it doesn't mean na meron kang produkto is nakakapagbenta ka na sa lahat. Nakakapagbenta ka na ng, sa marami. Okay? So, hindi. It's either, kailangan meron ka lang specific na gustong dapat mo lang targetin. Kung sino lang yung specific na targeting mo, yun lang yung papakitaan mo ng offer mo. Okay? So, simulan natin. So, meron akong interest one. So, kung mapapansin nyo dito, nag-create na ako. May papakita ko sa inyo kung paano ko ito i-set up. So, meron akong ads, interest 1, 2, 3, and 4. Mamaya. So, ito, BBM. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kung anong strategy yung ganito. So, it's either yan. So, una, marketing. Ayan. So, type natin dito. So, marketing. Ayan. So, interest, marketing. And then next natin is si Ziegler. And si Ziegler. And then meron tayong sales and promotion. And so meron ka ng tatlong interest. So meron kang at least yan, 40 million ba yan? Tawag yan, 40 million. So ngayon, mag-exclude naman tayo. Exclude muna, exclude natin yung mga ito. Example, si the Krusty Krab. Kasi yan yung mga walang pera, kumbaga. Exclude mo lahat kung pwede. Exclude natin lahat ng the Krusty. Ang job title. The Krusty Krab Schools. Yan. Tapos, edi sa puso mo. Edi. Edi sa puso. Pag wala, edi sa puso mo. Ang dami. Ang dami edi sa puso mo. Edi sa puso. Kasi yan yung mga ayan na. Ano to kanina? Sa school to. Ito kanina is ito, school din. Ano ba to? Demographs. Okay? Ayan. So, alisin mo lang yung mga yan. Okay? Ito sa puso mo. Ayan. Kasi, di naman napansin nyo, lumiit yung target natin. So, pwede mong ilagay ngayon. Ang gagawin mo naman is, kasi nagte-testing ka pa lang, pwede mong i-click ito. Itong detailed targeting expansion, kung nagte-testing ka pa lang nung tinatawag nating audience mo. Okay? So, mamaya explain ko pa yan sa inyo. Okay, so, ang gagawin mo dito, siyempre papangalanan natin yan. Pwede kong pangalanan dito, yan, pangalanan ko muna siya ng new interest 1. So at least may idea na ako sino yung new interest 1. So i-save muna natin to. Okay? So ito yung tatlong interest na yan. So ang gagawin muna natin, save natin to. Save. Okay? So save mo yan. And then pangalanan mo lang to ng bago. Interest. And para mabilis lang tayo mag-create ng mga audiences. Okay? Yan. So, new interest one. So, pag na-save na yan, so duplicate mo lang. Okay? Tapos palitan mo lang siya ulit. Alisin mo lang yung mga interest na nilagay mo. So, si next natin is digital marketing. Ito, digital marketing. Sino mas marami ito? Digital marketing. Online advertising.
online advertising and then sales promotion. Sales lang pala, sales. Ito, sales sa interest. Okay? So, yan. So, ito, naka-exclude lang yan. So, ang gagawin mo lang siya ulit is naka-save natin siya. Save na natin yung second interest. So, pangalanan mo siyang interest. So, save natin. Yan. So, para mabilis lang tayong gumawa ng interest, ha? At least, tapos duplicate mo lang ulit. Okay? Then, alisin mo ulit yung tatlong interest na tinesting natin. Ngayon naman is, ang itatype mo yung ikatlong interest. Sino na yan? So, bakit may Ziegler pala rito? Ulitan natin ng money. Okay? Doble yata siya. So, dito, lagay ko dito money. Okay, money, tapos yung interest natin, rich dad, poor dad. Pwede ka magsikat, maglagay ng sikat na, kung na lang, kung na doble para to. Sikat na isang author sa Pilipinas or something marketer. Sino ba? Ayan, at least, ayan, rich dad, poor dad. Or si sabi natin si Francisco. Okay, or wala siya. Francisco. Ayan, meron. Ayan, so at least yan. Nasa 62. Ayan. So at least, ayan. Third, ito na yung third natin. So isa-save mo lang siya. Save. And then new interest 3. So, save mo lang. Ayan, yung pang-apat na gagawin natin, so, syempre, duplicate mo ulit yan. Okay? So, alisin mo na naman ito. Yung pang-apat na gagawin natin is, mapapansin nyo dito, wala siyang interest. So, ang tawag natin dito is, parang sinasabi nila, bobo method, wala ngang interest eh. Okay, at least testing lang naman. Okay, ang purpose niyan, para example, yung mga hindi natamaan dati ng mga tinarget mo, and then, itong detailed expansion na yan is parang pag may interest siya na hindi natamaan, parang lahat yan, tatamaan niya na ngayon. Kumbaga, in general, kumbaga nung nauna, naging specific ka lang. Pero ngayon, dahil tinanggal mo yung interest, so at naka-detailed expansion siya, ibig sabihin, buong yun, sasakupin niya. Kumbaga, pag may hindi natamaan dun sa interest na yon, tatamaan niya na ngayon. Okay? Consider another call lang to sa pagtitesting lang naman. Okay, pero sa akin ngayon, siyempre nakapag-set na tayo. Save ba natin to? Hindi ko ata na-save. Okay, new interest 4. PBM. Yeah. Save mo lang. So, balik ka ulit dito sa audiences. So, ang unang targeting mo is ito. Okay, so ang targeting mo is pwede mong i-copy to para hindi ka malito. Lagay mo siya dito. Ayan. No, kahit huwag ganyan na lang pala. Interest 1, so para hindi ka malito, ayan na siya. Okay, so check mo, interest 1, sino yun? 18 to 40, ito yun. Tinanggal natin si Eddie sa puso mo, and Krusty Krab. Ayan, tapos ito yung target mo, Ziegler Marketing, Sales and Promotion. Okay, so sa manual placement, ito. Saan mo siya gustong pakitaan naman? Mga ito yung placement kung saan mo ipapakita yung advertisement mo. Sa akin, meron akong Instagram. So, nilalagay ko lang sa Instagram. Kung sa feeds, kasi okay lang din yun. Ayaw kong pakita. Kung gusto mo sa marketplace, pwede din. Hindi naman siya video, so image lang siya. Tanggalin ko to. Okay? So, sa story, gusto ko rin magpakita. Sa search, gusto ko rin magpakita. Sa article, gusto ko rin magpakita. Okay, so nasa sinyo yan. Kung pwedeng feeds lang, tanggalin mo lahat ng mga naka-check na to. Okay, kung feeds lang, tanggalin mo to. Okay, so sa akin, at least testing lang, at least ito, gusto ko lang siyang itry. Okay, so ngayon, click natin yung next. Ayan, so dito na tayo ngayon sa ads. Okay,
So, yung ads ko, para hindi lang ako malito, lalagay ko lang siya ng interest 1. So, ibig sabihin, ito lang yung, pag na, alam ko ng interest 1, alam ko na kung sino yung na-target ko. Okay, so interest 1. Okay, so dito, create tayo ng ads. So, kikreate tayo. Add media ka lang. So, add image, then upload tayo ng bago. Okay. Yung mga ginawa kong bago, saan ka? Saan na yun? Nasaan ka? Nasaan ka, ad creative? Baka nawala ata yung alang. Okay. Save na nga muna natin to. Baka mawala pa siya eh. Ayan, may mga tinetesting akong product. And it's digital product. Digital ebook. Ayan. So, upload natin to. Ayan. Ayan. So, 1080 by 1080. So, next mo lang. Ayan. So, makikita mo lang kaagad kung fit ba siya. Kung fit yung kan mo. Ayan. O, ayan. So, kung saan niya ipapakita yung ads mo. Okay? So, sa creative naman, sa text naman, ito. Meron na tayong text na gagamitin. Okay? So, lagay ko lang siya dito. Ayan. So, meron ako creative na gagamitin. So, papagandahin ko na lang muna siya. Papagandahin ko na lang muna siya para... Ayan. Okay? So, send message as use lifetime. Ayan. So, dito sa headline, pwede kong lagyan dito, may mga ginagamit kami, yung punta ka lang sa emoji, yan, get emoji. Sample, kuha ka ng star para pampaganda ng ads mo. Okay? Pwede mo lagay yung star na yan, copy mo lang, then balik tayo dito. So, lalagay mo siya sa headline. Parang pakunta, pampataas ng product mo, it's either parang high rating siya kumbaga. Ayan. So, pwede mo na may lagay dito 50% lifetime. Lifetime discount. Ayan. So, product sa product ko lang po ito ah. Ayan. So, at least 50% lifetime discount. Okay? So, next po naman, it's either optional din to. Kung pwede ko sa mo itong lagyan, pwede din. So, sa akin, pwede ko rin naman lagyan. Sa ibang browser kasi, lumalabas yan. Sa ibang browser or cellphone, ganun. Depende. Pero at least, optional lang yan. Nasa sa'yo kung lalagyan mo, hindi. Okay? Ayan. So, dahil meron akong chatbot. Okay, meron akong chatbot na ginagawa. So, ito, send message lang yan. So, kahit ano naman yung iselect mo dyan, isa lang yung papasukan yan. So, dun pa rin sa one. Okay? Nasa sinyo, kung basta, kung depende sa, kung meron kang shop or website, shop no. Kung about sa idea naman, pwedeng learn more or kung nagpapakot ka or kung gusto kong contact, contact us. Pero send message lang yung ginagamit ko. So, sa ngayon, dito tayo sa, ito, create, dito tayo sa messaging template. So, dito ako sa use existing. Okay, tapos doon tayo sa welcome bot. Okay, in destination yan, ayan, papasok siya sa bot. So, kung wala kang bot, okay, kung gagawa ka ng bago, ito yung default. Ayan. Pero kung meron kang chatbot, okay, so yung chatbot is another topic yun. Okay, papapasokin mo lang siya dito. Ayan. So, ayan. So, check pong mabuti kung okay na yung ad creative mo. Kung merong nag-error dito or merong nag-X dyan, ibig sabihin, balik ka lang dun sa placement dito. Babalik ka lang dito. Balik ka lang dito. Yung hindi fit, minsan kasi example, si video feeds, kaya tinatanggal ko kasi hindi naman siya video, kasi image siya, kaya minsan nag-X siya dito.
Yan. Nagkakaroon ng X dito. Sasabihin niya naman X, sabi niya. So, inaalis ko na yan. Okay? So, dito ngayon is yan. Okay. So, yan. It's either okay na yung creative ko. Okay. Yan. Okay. So, kung okay na, punta ka na sa publish. Yan. So, done na yung first creative mo. Okay? O, done na yung first interest mo. Yan. So, ganun lang kasimple mag-setup ng Facebook ads. Okay? At least, yan. Tapos na. So, hihintayin mo na lang to na i-approve yan ni Facebook maya-maya. Okay? So, that's it. Thank you for watching. Bye! So, ngayon, active na yung ads natin. So, mabilis na siyang inactive ni Facebook. So, active na siya. Active na rin dito. And then, active na rin dito sa ads. Okay, once na active na tong campaign, lahat na yan sabay-sabay na i-activate na to ni Facebook. Okay? So, that's it. So, thank you so much and have a great day. Bye!